kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi ng Panginoon kay Jonas, "Pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo." Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag. Gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga tagaroon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kaniyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga-Ninive, "Ito'y utos ng hari at ng kaniyang mga pinuno. Walang kakain isaman, wala rin iinom maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ng masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos, magbago siya ng kaniyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin." Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinuna ni Jesus ang mga tao noong panahon niya. Sabi niya sa kanila na hahatulan sila ng mga taga-Ninive kasi ang mga tagaroon ay nakinig sa pahayag ni Jonas at nagsisi sila. Pero hindi sila nakikinig kay Jesus na mas dakila pa kaysa kay Jonas. Napakinggan natin ngayon ang pangyayaring ito sa ating pagbasa. Ang Ninive ay ang capital city ng Assyrian Empire. Napakalupit ng mga Assyrians. Galit na galit ang mga Hudyo sa kanila. Sinira niya ang lungsod ng Samaria. Binihag niya ang 10 tribu ng kaharian ng Israel at itinapon sa iba't ibang sulok ng Assyrian Empire. Kaya ayaw ni Propeta Jonas na manawagan ng pagsisisi sa Ninive kasi gusto niya na masira na ito, parusahan na ito. Pero napinitan si Propeta Jonas, but he did it half-heartedly. Hindi nga niya binagtas ang buong lungsod. Kailangan ng 3 araw ng paglalakad upang matawid ang lungsod. 1 araw lang siya lumakad. Ang kanyang message ay hindi nagbibigay ng pag-asa. Sisirain ang Ninive pagkaraan ng 40 days, sabi niya. Kahit na unwilling si Jonas sa kanyang preaching, nakinig ang lahat. Mula sa hari hanggang sa mga hayop, nagsisi sila, nag-ayuno, nagsuot ng sako. Nagbabakasakali lang sila na magbago ang pasya ng Diyos sa kanila at hindi sila gugunawin. Ganun nga ang nangyari. Mahabagin ang Diyos kahit na sa mga kaaway ng kanyang bayan.
at kahit sa mga nang-api ng kanyang mga tao, hindi niya itinuloy na sirain ang lungsod. Ang Diyos ay talagang mahabagin. Kaunting pagsisisi lang ng pagbabago ay napapansinan ng Diyos. May mga taong malakas magpuna sa mga huli na dumating sa misa. Mga nasa labas lang ng simbahang nagsisimba. Mga saglit lang dumaan sa simbahan. Pinupuna ng maraming tao. Iba ang Diyos. Any small effort that we do to draw near to God is valuable to Him. Tulad siya ng isang magulang na natutuwa sa maliliit at mababagal na hakbang ng kanyang baby. Many times we make baby steps to God. He appreciates it. Ganon din ang pagsisisi natin. Mahalaga yan sa ating Amang mapagmahal. Kaya ngayong Kwaresma, sikapin nating humakbang patungo sa Diyos. Ang ating munting kawanggawa tulad ng pondo ng Pinoy. Ang ating pagsisikap na basahin ang Bible kahit hindi natin gaanong naiintindihan. Ang ating pautal-utal na dasal. Ang lahat ng iyan ay napapansin ng Diyos at siya ay natutuwa. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.